Mahigit 1,000 benepisaryo mula sa Mariones sa Tondo, Maynila ang maagang pumila Webes ng umaga para sa Food Stamp Redemption Program ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng magsasaka outlet. Tayo po sa magsasaka outlet, tayo yung supplier talaga ng pilot project kung saan kinuha natin yung mga produkto galing sa mga magsasaka natin, walang imported. Tapos, imbis na pera yung ipamigay nila sa mga beneficiaries, ang ipinamimigay nila, mga pagkain, local products. Ang bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng 6,000 pesos halaga ng food stamp na maaari nilang ipambili ng mga produktong agrikultural. Ayon kay Argel Kabatbat ng Magsasaka Outlet, magagamit lamang ang mga voucher sa pagbili ng mga gulay tulad ng sibuyas, bawang, repolyo, carrots, patatas, kalabasa at sayote. Mga prutas tulad ng pakwan, melon, saging at mangga. Mga karne ng baboy at manok, maging mga itlog at isang kaban ng sinandoming rice. Kasi pagka ayuda ay binibigay, alam nyo na yung iba kung saan-saan lang ginagastos. At least ito, pagkain, talagang masustansyang pagkain to na mabibigay sa mga tao na nasa laylayan. And at the same time, yung proyekto na to ang nagbibigay ng malaking kita sa mga magsasaka. Kasi yung pong nagsusupply sa DSWD, hindi naman po korporasyon, hindi mga importer, hindi mga retailer, talaga mga local farmers. Ang mga produkto ay mula sa iba't ibang kooperatiba ng mga magsasaka mula Luzon hanggang Mindanao. Kabilang sa kanila si Marcelina Ablong, isang Aita na bitbit ang kanilang tanim ng mga kilo-kilong saba mula pa sa Zambales. Anya, kung noon ay tinutulungan sila, ngayon naman sila ang tumutulong. Nagpapasalamat po kami dahil kami pong mga Aita ng Zambales, malaki po yung naitulong sa amin dahil nung una po kami po yung laging tinutulungan. Pero ngayon po nagpapasalamat kami dahil isa na po kami sa mga part ng magsasaka outlet na nakakatulong po sa ating pong mamamayan ngayon. Kabilang naman sa mga benepisaryo si Carolina Balondo na isa sa libu-libong nawala ng tirahan dahil sa napakalaking sunog sa Isla Puting Bato. Kwento niya, bago pa lamang umalis ng kanilang bahay ay alam na niya kung ano-ano ang kanyang mga bibilhin gamit ang 6,000 pesos halaga ng food stamp. Unang-una po, ang mabibili ko ay yung mga pangunahing pangangailangan namin tulad ng bigas, prutas, gulay, pagkain, yung mga talagang kailangan namin para yung pang-benepisyo sa aming katawan at sa mga bata. Ayon pa kay Kabatbat, hindi na dedihado ang mga magsasaka sa naturang programa dahil hindi binabarat ang presyo ng kanilang mga produkto. Sa bahagi naman ng mga consumer, nakakatiyak sila na sariwa ang kanilang mga nabibili sa murang halaga. Ganitong klaseng proyekto, makikita natin na talagang mas mataas ang billing ngayon sa mga magsasaka pero mas mura ang benta sa mga beneficiaries, sa mga consumer. Ito, ganito lang po kasimple. Ito yung proof na ito dapat yung ginagawa talaga ng gobyerno na pangmalawakan. Nakikita namin yung ginagawa ng presidente talagang para sa magsasaka. Aside from this project, meron silang project yung agripuhunan, may project ng contract farming ang NIA. Ito yung mga dapat na proyekto ng gobyerno para talaga masigurado natin nakikita yung mga magsasaka. John Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.